susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Maiinig at makabuluhang isyu. Mga pangyayaring pinag-uusapan at reaksyon ng mamamayan. Tatalakayin. Ilinawin. Kasama ang pinagkakatiwalaan ng sambayanan sa larangan ng broadcast, si Eli Saludar. Diskusyon. Simulang muli ng pambansang pulisya o PNP ang pangatok sa mga bahay-bahay na mga drug personalities para imbitahang sumuko na lamang sa pagbabalik ng offline tokhang. May agam-agam mula sa ating mga kababayan. Ang iba ay balot ng takot dahil na rin sa naging resulta nito na di kakaunti ang nasawi ng una itong ipatupad. Pero sa pagbabalik ngayon ng offline tokhang, hindi na umano ito hahayaang mangyari ng PNP kung saan ikatuwang din dito ang mula sa ating local government unit, partikular ang mga opisyal ng barangay. Kaya naman ngayong gabi, ating aalamin ang detalye kung paano nila ito gagawin. Magandang gabi. Ako po si Eli Saludar. Ito ang Diskusyon. Noong Lunes, Enero at 30 ay ibinilik nang muli ng Philippine National Police ang offline tukhang. Sinabi ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na hindi na ito magiging madugo tulad nung naunang tukhang na naabuso umano ng ilang kagawad ng pulisya. Naging maayos daw ang unang araw ng pagpapatupad dito sa Metro Manila. Nasa 147 ang mga kinatok na nasa listahan ng drug personalities. 43 dito ang kusang sumama at sumuko sa mga pulis, habang 3 ang tumangging sumuko at ang iba naman ay wala na sa kanilang mga tahanan. Wala namang napaulat na nasaktan, nanlaban o nasawi sa isinagawang operasyon. Kaya panawagan ng pamunuan ng National Capital Region Police Office o NCRPO, hindi dapat ikatakot ng mga mamamayan ang offline tukhang na ang tanging layunin ay makiusap sa mga tukoy na gumagamit ng ilegal na droga. Ito rin daw ang pagpapasuko sa mga drug users at pushers. Kung mayroon man anilang nasasawi noon, yun ay nagaganap sa mga lehitimong operasyon gaya ng buy-bust operations, lalo na kapag nanlalaban ang mga target. Samantala, nagdaos ng kilos protesta noong Sabado ang mga kaanak ng mga umunoy napatay sa extrajudicial killings ilang araw bago muling ikasan ang pulisya ang mga operasyon kontra illegal na droga. Tutol sila sa muling pagpapatupad nito at gaya umano ng nangyari noon ay maraming buhay na naman ang mawawala dahil dito. Nangangamba kasi silang may mapatay muli ng mga di nakikilalang salarin gaya ng riding in tandem na nangyari kasabay ng ipinatupad ang offline tukhang PNP. Pero sabi ni General Bato, hindi naman talaga maipangangako ng PNP ang 100% bloodless ng war on drugs. Kinakailangan din kasing depensahan ng mga alagad ng batas ang kanilang sarili kung manlaban ng mga drug suspect. Wala naman anyang dapat ipangamba sa pagbabalik ng PNP sa war on drugs dahil sa ilalim ng bagong guidelines ay maiiwasan ang mga posibilidad ng pag-aabuso ng mga otoridad. Sa bagong guidelines kasi, nakasaad na dapat may respeto sa human rights at sa rule of law ang tukhangers. May itinagdang oras din ngayon ang pangangatok sa mga bahay. At bukod sa pagsuot ng wastong uniforme, kailangan ding gumamit ng body camera ang mga tukhanger. 4 na tukhangers na walang masamang record ang mangangatok sa mga kabahayan at pamumunuan ng Deputy Chief of Police, may kasamang Barangay Anti-Drug Council o BADAC at ibang stakeholders. Samantala, binunyag ni Presidential Spokesman Harry Roque na pumupunta sa Malacanang ang mga politikong nasa narco list ni Pangulong Duterte. Sinabi ni Secretary Roque na nais ng mga politikong nasa narco list na makausap ng personal si Pangulong Duterte. Pero sabi ni Roque, wala sa kamay ng Malacanang ang desisyon kung aalisin sa narco list ang mga politikong sangkot sa illegal na droga. Ang may karapatan umano na maglinya sa pangalan ng mga narco politicians ay ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Hindi rin umano garantiya na maaalis sa narco list ang isang politiko kung kasapi sa ruling party na PDP-Laban.
Niliwanag ni Roque na ang tatlong mayor ng Iloilo na umaniw sa PDP laban ay nauna nang na-clear ng PDEA ang kanilang pangalan sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Oktubre noong isang taon nang ihinto ng pulisya ang Oplan Tukhang dahil na rin sa kontrobersyal na taas ng bilang ng mga namatay dahil dito. At ngayong gabi, makakasama natin dito po sa ating studio si Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar, ang District Director ng QCPD at si Councilor Marlon Manalo, ang Secretary General ng Liga ng mga Barangay sa NCR at siya rin ang ABC President ng Mandaluyong City. Para po sa inyong katanungan at opinion dito po sa diskusyon, maaari po kayo makisali sa amin. I-like din po ang aming fanpage sa www.facebook.com/pages/diskusyon, Twitter at diskusyon. Mag-text dito po sa amin 0905-523-0421 at 0939-818-6423. Maaari nyo rin kami sundan sa Facebook, net25.tv para po sa ating Facebook Live. Umpisahan na po natin ang diskusyon at pag-uusapan natin ito pong controversial na Oplan Tukhang ng Philippine National Police na kung saan ang mga naging perception po ng karamihan ay ito po'y sinasabing patay sa mga drug suspect. Maganda ho siguro linawin natin. Napili natin na maging panahon dito po sa ating palatuntunan ay ito pong QCPD dahil sa talagang napakarami po. No? Maganda po yung kanilang performance sa mga nakaraan at siguro noong nakaraang Lunes ay aktibo po sila, no? Na ipinakita sa taong bayan kung ano ba talaga yung totoong Oplan Tukhang. Magandang gabi po kay Chief Superintendent Guillermo Eleazar, ang District Director ng QCPD. Magandang gabi, Eli, at magandang gabi rin sa kay Councilor Manalo at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating programa. Opo, Councilor, magandang gabi po sa inyo at welcome po dito po sa Net25. Yes, magandang gabi po kay Eli at sa ating magaling na general, kay Opo. General Guillermo Eleazar at sa mga nanonood ditong diskusyon. Opo, so dito po, linawin natin at sa mga naunang interview nyo, bagamat may mga pahapyaw na kayong paglilinaw dito po sa usapin ng Oplan Tukhang, siguro mas maganda i-detali po natin ngayon, General. Ano ho ba talaga itong Oplan Tukhang? Kasi sa mga nakaraan, ito po'y kinatakutan o kinatatakutan ng lahat po, yung kanilang perception. Opo. Actually, yung pong campaign ng PNP against illegal drugs, ang tawag po dito, Project Double Barrel. Mm-hmm. Double barrel kasi two-prong approach siya, lower and upper barrel. Ang lower barrel, that is the Oplan Tukhang. Ito yung programa na binibigyan natin ng pagkakataon lahat ng mga kababayan natin na involved sa droga na tumigil sa kanilang ginagawa at binibigyan natin na yung rehabilitation program. So, ito yung tok-tok and hangyo, kaya nga siya tukhang eh. Kakatukin at pakikiusapan. Apa. Ngayon, dun sa mga hindi tatalima sa ating pakiusap at yung iba'y tumalima o sumurrender at muling bumalik sa kanilang dating illegal na ginagawa, they will be subjected to upper barrel. Mm-hmm. So, pag meron tayong informasyon, and isasubject natin siya sa case build-up operation at pag merong ebidensya, magsasagawa tayo ng arrest. So, yung pag-aresto through bypass operation, application implementation search warrant, ito ay upper barrel. So, liliwanag natin, ang lower barrel is Oplan Tukhang, upper barrel is the drug enforcement operation. Ibig sabihin, yung sinasabi natin dati ng mga maraming na aresto at may labat na namatay, hindi siya part ng Oplan Tukhang. Siya ay part ng upper barrel drug enforcement operation. Kaya ang Oplan Tukhang, walang namamatay sa Oplan Tukhang dahil ito ay pakiusap lamang. Well, hindi masyado nabigyan ito ng klarong pagpapaliwanag before, even ang kasama namin sa kapulisan, hindi masyado napaliwanag. Kaya ang ating kasamahan sa media, sa kanilang pagbibigay ulat sa ating mga kababayan, mali rin ang naging perception. Kaya nga ito, ang pagbabalik ng tamang anyo, ng tamang mukha, ng Oplan Tukhang, ay ating ipinakikilala upang malaman ng lahat na ito ay napakagandang programa, binibigyan ng pagkakataong magbago ang ating mga kababayang lulong sa droga. Opo. Okay, maliwanag po yan. At sa kay Councilor, dyan po sa inyo sa Mandaluyong, kumusta po yung Oplan Tukhang din ng ating PNP? Noong una po, napakaganda po nang nangyari dahil halos 1,000 po yung naging surrenderies namin, more or less 1,000. Siguro po, tama ho si General, yung kinatok lang naman halos kung sa NCR po, sa Mandaluyong po, halos walang namatay dito sa Tukhang na to. Tapos nagkaroon po kami ng mga programa at voluntarily yung mga sumurrender po, nagpapa-drug test sila. At marami na rin pong na-clear na barangay dito sa Oplan Tukhang. At ang laking bagay ho, nung nawala nga lang itong Oplan Tukhang,
Yung mga dating hindi na namin nakikita ng mga drug personalities, kasi umalis na eh, nakikita na namin. Kaya nagpapasalamat kami na nabalik tong ano, Oplan Tokhang. Okay, so okay, General, at sa gagawing Oplan Tokhang, ano po ba ang mga basihan ng ating PNP para katukin ang isang bahay? Kasi may mga natatakot na, may, narinig pa nga ako na, na parang kinukomisyon na magpa-drug test o kung ano man, sumuko, eh baka mapanood daw ng kanyang amo, mawalan siya ng trabaho. Dahil sa, kasi ang perception kapag kinatok, ibig sabihin drug addict na po ang nakatira doon. So paliwanag po. Actually, doon sa konsepto ng Oplan Tokhang, kakatukin mo yung mga bahay na meron tayong alam doon na naninirahan na involved sa droga. Opo. So ibig sabihin, hindi lahat ng bahay ay pwede mong katukin. Mm-hmm. Kaya nga dito, no, talagang mga bahay-bahay lang na alam natin na merong, may nakatira doon. Well, meron tayong information or watch list. These are validated. Mm-hmm. Binabalidate mo natin at yun ang ating pinupuntahan. Well, it so happened na sinasabi nila bakit puro mahihirap lang ang pinupuntahan at kinakatok. Mm-hmm. Eh kasi information natin, ang ating information available ngayon, ang mga suspect nakikita natin ay nasa depressed areas. Mm-hmm. Yung mga gated subdivision, definitely, meron doon mga gumagamit ng droga. Pero in the absence of the information, dahil hindi naman sila magulo, hindi naman sila nagbibigay ng mga disturbance, so wala siyang sa listahan natin, kaya hindi natin napupuntahan. Kaya po isingit ko lang dito, noong time na naglagay tayo nung pinuntahan namin yung mga bahay, yung mga gated subdivisions, mm-hmm. and then instead na Oplan Tokhang, Oplan Tapang noon, tapok and hangyo. Apa. Gather and plead. Mm-hmm. Inipon at pinakiusapan. Pero sa Oplan Tokhang mismo, tama sinabi niyo kay Ellie na pinupuntahan natin yung mga bahay na yun dahil meron tayong information, meron tayong validated information, mm-hmm. na yung nakatira doon ay involved sa droga. Apa. So yung information na, saan po galing yan? It could come from any sources. Pwede sa police, pwede sa barangay, pwede sa mga ating mga kababayan, and then binavalidate siya. At pag may basis na tayo, yun ang ating nagbabasihan. Gusto ko idagdag na walang pagkakaiba yung tukhang natin ngayon sa tukhang noon. Mas nilinaw lamang ang mga guidance na binigay. Kagaya ng mga tungkol na sa listahan, it should be validated. Kasi dati, kahit walang validation, lahat, kahit anong bahay, pinapasok mm-hmm. o kinakatok ng polis. Ngayon, inayos na yun. Idadagdag ko rin na ang mga nagsasagawa ng Oplan Tokhang ng mga polis, yung mga tokhangers na tinatawag, iba yun sa nagsasagawa ng upper barrel o police operation. Mm-hmm. Usually, sa mga tokhangers, sila ay membro ng Police Community Relations Section. Apa. Ang upper barrel naman, or yung drug operation, ito kayo na members ng Drug Enforcement Unit. Mm-hmm. Naka-uniforme ang kumakatok sa Oplan Tokhang. At kasi may kasama pang ibang mga barangay official. Sa upper barrel o police operation, hindi kailangan nakinuporme, depende sa trabaho. Kung sa application ng search warrant or implementation, pwede mo nakinuporme. Pero sa bypass operation, hindi dapat nakinuporme. May oras sa pag-Oplan Tokhang from 8 to 5 at Monday to Friday. Sa upper barrel or police operation, walang oras. Any time of the day, any day of the week ang pwedeng gawin. So, gusto natin iklaro ngayon sa ating mga kababayan na iba ang Oplan Tokhang sa police operation or ang actual drug enforcement operation. Kaya pag may nakita kayo na may nahuli, huwag nating sabihin na tokhang yun. Apa, yun. Hindi kagaya ng dati. So, tandaan po natin yun. Ang natokhang ay kinatok, tumalima man sila o hindi sa ating pakiusap, yun nun ay Oplan Tokhang. Ayun. Maliwanag po yun. At sa Mandaluyong, ganon din po no, yung pamantayan katulad po sa QCPD kasi lahat yan sa buong PNP po ito. No? Sa amin po, kasama namin yung mga religious group na para, ho, para ma-validate yung mga associations po, kung different associations po. Yung sa mga exclusive ano naman namin, yung condominiums, may mga high-end kami doon, halos lahat naman sir, kinatok na rin namin. Hindi naman ho para ano, kasama namin kapulisyan, para yung drug awareness lang, para malaman natin kung yung kapitbahay natin may pusher na ba. Inaano namin kung alangan ng oras umuwi, kung kakaiba ang kilos, sa mga basura, yung mga inipon din ho namin sa Mandaluyong, at inipon ho namin sa mga Mandaluyong, mga PMO managers and security managers, na kung may mga kakaibang kilos na sa mga basurahan, kung may mga iba ng basura na tinatapan o naamoy, siguro, yun na magiging person of interest o yung mga nakatira doon. So, na-aware ho yung mga kahit yun sa mga okay, high-end opo. Subdivisions namin. Opo. So, General, dito, linawin po natin. Dito po sa mga natutokhang no, na mga kabahayan, sinasabi nyo, validated, ibig sabihin, kumpirmado. Pero, yung kanilang pagkaka-involved sa droga, sila po ay user lang.
Well, actually, lahat mo, whether user or pusher, kinakatok natin. Aha. But of course, pag naandun kasi, prepared naman tayo sa mga sagot nila. Yung iba, tatanggi na sila involved. Pag ganun, una po, ay kaklaro natin na hindi kami pumapasok ng bahay. Mm-hmm. Kakatok lamang. Kasi wala naman kami search warrant eh. Correct, whether kausapin o hindi, wala po kayong magagawa doon. Pag pinapasok, well, ang advice namin, wag na rin pumasok, sa labas na lang. Ngayon, pag tinanggi nila, wala tayong magagawa doon. Igagala natin ang kanilang paniniwala, pero bibigyan natin silang paalala na imomonitor namin sila at pag nalaman namin na sila ay involved at meron kaming ebidensya, they can be subjected to police operation. Doon po sa tatanggapin nila na sila ay involved sa droga, dalawang kanilang option. Una, pwedeng sila ay tumalima sa amin at sumama sa programa, which is may available tayong modules or program para sa kanilang rehabilitation. At kung hindi naman, kung sila ititigil on their own, that's fine with us. Pero itong sa pagbabalik nitong tamang anyo ng tamang mukha ng Oplan Tukhang, gusto nating ipaalam sa ating mga kababayan na concerned tayo sa kanila at gusto natin silang tulungan. Mm-hmm. Sa mga drug pusher, they can stop. And as long as hindi na sila ma-involve sa droga, wala silang magiging problema. Mm-hmm. Pero kung sila babalik sa kanilang at pagpapatuloy yung ginagawa, then they will be subjected sa upper barrel natin, which is the actual drug enforcement operation. Okay, so mamaya pag-usapan pa rin natin yung sa upper barrel na yan at sa Oplan Tukhang. Ibig sabihin, 8 to 5 ang Oplan Tukhang, pero sa gabi, meron pa rin police operations. Sa pag-usapan po natin yan sa pagbabalik ng diskusyon. Health is our most important asset and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila-Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami po ospital na napuntahan, pero wala rin nangyayari. Somebody introduced me to Manila-Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me to Manila-Beijing Medical Associated and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank the doctors of Manila-Beijing Medical Associated. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot. Nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila-Beijing Medical Associated, you know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila-Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. Welcome to the garden. A world that brings you back to that natural, carefree feeling of joy and happiness. A place where art becomes your song to strengthen bonds. Creating your moments, kindling your passion, worth reliving over and over, a world that recaptures the value of life. Breathe. This is your world, your life, your garden. News, Linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Narito po ang mga dapat ninyong abangan.
talagang struggling artist talaga ako noon pa, nung short films pa lang. Na-realize ko yung pressure dapat sa sarili mo na lang talaga. Yes. Maganda yon, magandang pressure yon para i-challenge mo yung sarili mo na to be better. Pag gumagawa ako ng pelikula, let's say, love story, kailangan ako din ma-in-love. Ikaw muna ako dapat. Ako muna, kasi ano ko eh, viewer din ako eh. I think maganda na gumawa ng isang pelikula kung ano yung mga natutunan ko, magkaroon ng alone time. Na I think dapat bawat tao magkaroon ng alone time. Kasi mas magiging clear yung mind mo, mas after nung alone time mo, masasagot mo lahat ng mga tanong mo. Ang lahat ng yan dito sa programang punong-puno ng pagmamahal, Moments! Balik tayo dito po sa diskusyon. Alam niyo, talagang marami po hong dapat na linawin. At siguro panahon na po para baguhin yung persepsyon at paniniwala ng publiko dito po sa Oplan Tokang, kaugnay pa rin siyempre ng kampanya ng Duterte Administration laban po sa illegal na droga. So General, linawin ho natin kasi nung binanggit na bakit 8 to 5 lang yung ano, yung Oplan Tokang, samantalang sa gabi, eh andon yung mga drug addict at drug pusher na nagkalat. So dito siguro maganda linawin po, yes, natin. Aba. Yun na nga yung mali nating perception kasi lagi nating ina-associate na yung Oplan Tokang, that is the entire anti-illegal drugs operation, okay, na kasama yung panghuli. So itong Oplan Tokang, yun lang yung pagkatok. So ito may oras ito. Pero yung anti-drug operation, the upper barrel, 24 hours yun. Aba. So ikaklaro po natin yun. So well, sa atin is pupunta lang tayo, nakikiusap. Pero ang drug enforcement unit natin, iba yung kanilang trabaho. Iba yung kumakatok para makiusap na sila ay magbago at mag-undergo ng rehabilitation. Iba na ngayon nagkakandak ng operation na 24 hours sa labas. Ayun. Siguro maganda linawin yan. At lalo't bago ang spokesman din ng PNP, si Chief Superintendent Bulalakaw. Opo. Opo. So maganda ho kasi kahit sa mga official po mismo ha, na mga ng ating pamahalaan, pati yung ating mga senador, kongresista, at maging sa media kasi ang nagiging headline eh, dalawa patay bago umpisahan ang yung muling ang tokhang. So doon po naisabay po no, na kapag may patay sa illegal drug operations, eh ito po ay tokhang. So iba po ito, hiwalay. Opo. Kaya malaking bagay, ka Eli, sa inyo, na kaibigan natin sa media, na ito ay maipahiwatig or maipagpaalam sa ating mga kababayan, na ang upper barrel is the police operation, the lower barrel is Oplan Tokhang. Magkaiba sila. Iba yung hulihan, iba yung pagkakatok sa ating sa Oplan Tokhang. Okay, siguro maganda at kausap at maipaliwanag din ni Councilor Marlon na bilang Secretary General ng Liga ng mga Barangay kasi ang binabanggit dito sa nagiging isa po no sa basihan din po ng Oplan Tokhang yung mga listahan po ng mga sinasabing drug personalities ay yung listahan po ng barangay. So kumusta naman po yung inyo pong pagkalap? Kasi may mga pangaban ako, baka kalaban lang ng barangay chairman yan o kalaban sa politika, inilista, so ipapatokhang. Bilang Secretary General po ng Liga ng mga Barangay sa NCR, ito paano po ang proseso? Ang proseso po namin, lahat po involve. Eh. Involve po yung iba't ibang simbahan, hindi lang ang Katoliko, ang kapatid. Maraming pong nagtutulong-tulong, may mga samahan po kami. Hindi lang ho, iniiwasan nga ako dyan, baka kalaban lang sa politika. So, hindi lang parang ano eh, inter-organization. Pag lahat lumalabas ho sa pangalan, pare-pareho ang ano. Alam niyo sa barangay, sa totoo, kaming mga barangay officials, alam po namin yung chismis sa barangay, alam din namin yung totoo, hindi. Kaya binabalidate namin na lahat ho involved, hindi lang yung ano. Opo. So, binabanggit nyo at kapag may nagsumbong sa barangay, binabalidate nyo at talagang sinasalo nyo po impormasyon na kumpirmado. Kasi yan po ang basihan ng pulis eh, ng ating PNP. Yes, sir. Talaga ho ng... So, paano ho ang proseso? Paano, para po sa kalaman natin mga kababayan, kasi baka sabihin ako, baka iba nagagamit lang po sa pangigigwit. Hindi naman po, sir. Ang ginagawa ho nga dyan, dahil ho ang barangay, napakalit yan eh. Lalo na kung napakalito, halos magkakakilala. Kaming mga kapitan, halos lahat ng nakatira sa amin, kilala namin. Alam namin yung nagtatrabaho, alam namin kung saan pumupunta yan sa gabi. Kaya ho, ano eh, hindi mo pwedeng ano, maglista ka. Magagalit ho yung mga taong bayan sa, ay, mga taong barangay sa komunidad. Apo. Kaya ho, hindi namin basta-basta ho pwedeng isulat lang eh. Okay. So, General, dito kasi alam naman natin, lahat po ng mga kampanya, hindi naman po ito perpekto.
Pero baka kasi may mapuntahang bahay na, na ibig sabihin maging tatak po sa kanilang lugar. Nako, yung pamilya na yan, drug pusher, drug addict. Pero yung pala, eh, siyempre hindi naman to perfecto po. No? So paano totoo po natin? Yun na, Kaeli. Actually, kaya ngayon, mas pinakigbit yung validation. Apo. Kung dati-rati lang, eh, bahala lang station na kung merong informasyon, katukin na kagad ngayon, hanggang sa karami, pagdating sa district, dating sa region, dating sa karami, merong validation at yun lang ang kakatukin. And gusto natin bigyan ng emphasis na itong what's is ulistahan, eh walang evidentiary value to actually. These are just information na hindi man yung pagbabasihan para magkaroon ng arestuhan. In fact, kahit pa nasa listahan ka, and after validation, na-prove natin na talagang involved ka sa droga, hindi pa rin basis yung para arestuhin ka. Kaya yung ating upper barrel portion, itong anti-drug operation natin, eh after case build-up operation yan. At kung merong ebidensya, saka lang magsasagawa ng police operation or pag-aaresto. Dapat maklaro sa ating mga kababayan yung kasi iniisip nila na pag nasa listahan, eh maging reason na yun para hulihin. Apo. Dapat maliwanagan sa atin lahat. Ayun. Kaya siguro maliwanag po yan. Ha? Ibig sabihin na kapag kayo natukhang, kasi ang binabanggit ko, kapag natukhang, nako, abang lang tayo na mga ilang araw, patay na to. Ayun. Ganun po, ha? Ganun po naging perception. Tapos gusto ko idagdag na, alam nyo kasi, di ba, ang sinasabi ng lahat at kami sumasang-ayon, na ito mga kababayan natin na lulong sa droga, ito ay biktima. Sila ay mga pasyente, di ba? At kung sila ay mga pasyente at mga biktima, talagang dapat pinupunta at dinadalaw. Kaya yung ating pagbisita sa kanila na yun is part ng ating programa. Sa ngayon, bukod sa barangay official na kasama ng kapulisan, sinama rin ang iba pang miyembro ng aming ng sektor sa Badak. So, kasama ng religious sector, kaya namagat ni Councilor Marlon, pinupunta natin at talagang binibigay natin sa kanilang pagkakataon na sila ay magbagong buhay and to be integrated sa ating komunidad. Okay, sa ating mga texter, mula kay 0600, salamat at bumalik na ang tukhang, mawawala na ulit yung mga tulak at adik sa amin. Mula kay 8440, bakit po inihinto ang offline tukhang dati kung ito ay pangatok lang naman at pagkausap sa mga drug users, General? Hindi po hininto yun. Actually, yung mga, ang hininto yung aming actual police operation, which is not offline tukhang. Opo, yung ating house visitation station talagang dating ginagawa na yon. Tuloy-tuloy natin ginagawa. Binigyan lang ngayon ng tamang guidelines. Ngayon, not tamang guidelines, kundi additional guidelines. Ang gusto kasi mangyari ng PNP ngayon, ito ay talagang maobserba at hindi at maging katanggap-tanggap sa ating mga kababayan dahil nga doon sa mga misconception o yung mga hindi magandang perception before. Kaya ngayon, any violation of the guidelines na provided by the higher headquarters, eh magkakaroon ng sanction ang ating ang ating kapulisan. Any violation ay relieve ang immediate commander, yung mga precinct commander. Dalawang precinct commander na relieve ang station commander. Dalawang station commander, relieve ang district director. Dalawang district director, regional director. So, nagganoon ang guidelines para sundin natin at tutukan natin itong prosesong ito. Ayun. So, maganda po ito, no? Yung accountability talagang medyo mas mahigpit po ngayon dahil sa pati yung mga opisyal, sapol kapag sumablay, pumalpak yung nasa baba. At totoo po yun. Kaya nga, kinaklaro nating maigi yan para lahat maintindihan. At maintindihan natin kababayan, napakaganda ng programa ng Oplan Tukhang. With my more than 30 years in the police service, yan problema ng droga, dati rin naman yan. Pero noon, wala yung bibigyan ng pagkakataon ang ating mga lulong sa droga na mga kababayan. Kung meron kami informasyon noon, kagyat police operation ngayon, binibigyan muna ng pagkakataon. Walang arestuhan, walang hulihan. So balit pag sila ay, alam nyo kasi, in the perfect sense kasi, kung titigil lahat ng mga involved sa droga, tapos ang ating problema. Pero syempre, hindi naman ganyan. So dun sa Pasaway, yun ngayon ang ating isa subject sa police operation. Ang ating pong adikain dito is to save the user and jail the pusher. Apa. Okay, maganda po yan. Mula kay 2123, gaano po ka-accurate ang listahan nyo ng mga itutokhang? Opo, ang sinasabi natin dito is talagang inaayos nating maigyan. Kaya nga, mayroong validation na ginagawa. At gusto kong sabihin na kung panpuntahan man kayo doon sa inyong bahay, hindi ibig sabihin nung aarestuhin nga kayo eh. Well, sinasabi na maaaring magkaroon ng stigma, pero ang point nga is gusto natin tulungan. And ito yung konsepto na, well, kung involved ka sa droga para hindi ka mapuntahan, ay tumigil ka sa paggamit ng droga. Apa. So ito yung deterrence, lahat ito ngayon. These are the lahat ng mga interventions na kung titingnan natin, kung wala kang ginagawang kasalanan, eh wala ka naman dapat ikatakot at wala kang dapat na ipag-alala. Apa. Kaya nga, binabanggit nga po ni Councilor Marlon na bilang, siyempre, mga barangay, community leader,
kilala nyo ang lahat, no? Bawat nakatira doon, kung involved sa illegal na droga o kung anumang illegal na ginagawa. Yes, sir. Ano nga yung pinagting din namin yung BRI, eh, Barangay Registry of Inhabitants. Ibig sabihin, sa bawat bahay, oh, dapat nakarehistro sa barangay. Yung profiling po namin, ayun yung pinag-ano namin. Tapos oh, yung badak, hindi lang basta sa papel namin yun. Dapat ito functional. Dapat gumagana. Yung mga saka yung community base, nagbabarabarangay din ho kami, kina-cluster namin, inaano namin masamang epekto ng droga, kung paano ito ginagawa at kung paano maiiwasan. Okay, so General, the 8 to 5 ang tokhang, tapos yung upper barrel, binabanggit yun, yung mga police operations. 24 hours. Pero yung ngayon, katulad ho dito, may sinasabi, Barangay Commonwealth, at ang alam ko sa may Batasan Hills at sa may Payatas, talagang pag-alanganin lugar, medyo marami po yung mga lumalabas yung mga drug addict. Ha? Totoo po yun. Opo, so hindi na po ito, no? Hindi na po ito tokhang, no? Hindi o plantokhang sa gabi. Opo. Kasi after 5 p.m. So ano na hong gagawin doon ng mga police naman? Police operation po. Police operation, so ito yung mga dati nang inikutan, pinuntahan, pinag-usapan, di man tumigil, meron akong informasyon, eh yun na po, magsasagawa na kami ng police operation. So case build up operation, intelligence driven. So pag merong informasyon, i-develop natin and then pwede nating applyan o mag-implement ng search warrant or mag-conduct ng bypass operation. Apo. 24 hours po to. At nakikita nyo naman, since po ng resumption namin dito sa December 5, kasi tinigil po yung aming active support sa PIDEA, we have conducted a total of 233 police operations against drug suspects. Lahat dito ito upper barrel. Sa Quezon City. Apo. Which resulted in the arrest of 440 drug suspects. Mula po na December 5 lang yan. Well, nagkaroon, out of 233, nagkaroon ng dalawang encounter. While which resulted in the death of 3 drug suspects. Well, while it is true, ang gusto namin is walang dadanak na dugo. We cannot control the situation. Pero kung makikita naman natin, out of 233, dalawa yung nagresulta sa armed encounter. Not because, dahil nanlaban yung mga suspect. Ayun, napakalit talaga ng porsyento. May tama nga sa best yung ating mga kasamahan. And resulted in the, well, ito yung ating pong pagpakatong ulit natin, 83 drug suspects surrendered. Apo. At mag-undergo ng community-based rehabilitation program. Okay, mula naman sa Cavite, pabor po kami na ibinalik ang offline tokhang, lalo na sa mga barangay, dahil sa malaking tulong ito sa kaligtasan ng aming pamilya. Mula po sa Mindoro, sana sa pagbalik po ng offline tokhang, maging maingat sa paghuli dahil maraming nadadamay na iba pa na hindi naman drug pusher. Pwede bang i-correct natin yun? Paghuli. Walang hinuhuli sa offline tokhang. So, ito pa rin gusto natin baguhin, di ba? So, hindi talaga nalagay na sa isipan na ating kababayan na pag offline tokhang, andun yung panghuli. So, walang hinuhuli sa offline tokhang. Kung merong hinuhuli, ito ngayon yung upper barrel ng double barrel. Apo. Which is drug enforcement operation. So siguro para sa seguridad din po ng ating mga kababayan, pwede ho ba nilang i-video? Alam ba, may magtotokhang. Kasi alam niyo ho, sa mga nakaraan, may mga police na biglang papasok ko sa loob ng bahay, tokhang daw eh. Tapos papasokin, irerequisahin na yung mga gamit. Ang alam mo, sa Cavite, may nangyaring ganyan eh. Mali po yun. Apo. Hindi pwede yun. Nampot na. So dito ho, pwede ho ba, alam ba, isang... Siguro pag-usapan natin dito po sa QCPD, pwede ho ba sila may magtotokhang? Pwede ho ba kayo video? Kaya alam lang. Pwede po. Yun, pwede. Actually, ang required na sa mga tokhangers, meron ko yung kasamahan doon nagbibideo. Apo. Yung members ng mga tokhangers yun ay hindi sila dapat armado. Mm-hmm. Ang merong baril yung sa security. Okay. Opo, inasa paligid, security perimeter. Perimeter security. And then, totoo sinabi niyo po, pwedeng i-video yun. Mm-hmm. So yung dati na mabalitaan na pinasok, hindi po offline tokhang yun. Yun ay police operation. Mm-hmm. Dapat may basis sila. Kung dapat may search warrant sila. Kung hindi man, it should be hot pursuit. Or it is provided dun para dun sa mga warrantless arrest natin. Pero masaklap po, talagang naikapit na ho yung offline tokhang noon sa mga police operations na pinasok yung bahay. Natokhang. Natokhang, tapos patay lahat. Tukbang na yun. Opo, yun so, ganun po. Kaya nga po yun ang gusto natin baguhin. Ang ating Chief PNP, Police Director General Ronald Bato de la Rosa, gusto niya pong malaman ng lahat na ito yung tama. May nagsuggest sa kanya na baguhin yung pangalan, wag na offline tokhang. Pero hindi, ituloy natin offline tokhang, pero ipakita natin yung tamang mukha yun, ng offline tokhang. Okay, pag-usapan natin yan, ha? At alam niyo, napaka-importante rin ng ugnayan
ng ating PNP at ang lokal na pamahalaan. Yan po sa pagbalik ng diskusyon. Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila-Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami po ospital na napuntahan, pero wala rin nangyayari. Somebody introduced me to Manila-Beijing Medical Associated. After two treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila-Beijing Medical Associated, and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank the doctors of Manila-Beijing Medical Associated. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot. Nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila-Beijing Medical Associated, you know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila-Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. And my name is Ricky Sun, Sun Kai. 我是您的新闻主播, Wesley Chua, 蔡南中. 我是您的气象 buddy, 真诚, 陈金霄. 我是您的新闻主播, Landry Chang, 郑启南. 我是您的新闻主播, 潘伟莲, Michelle Pan. 我是您的气象 buddy, 北岸阿斯丹, 陈杰宇. Landmarks, Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Balik tayo dito po sa diskusyon kasama natin sa ating studio si Chief Superintendent Guillermo Eleazar, ang District Director ng QCPD, at si Councilor Marlon Manalo, ang Secretary General ng Liga ng Barangay NCR at taga Mandaluyong City. So siguro, General, maganda alam niyo, importante rin ho ang ugnayan dito ng lokal na pamahalaan. Dito po sa Quezon City, ay ano po ang itinutulong po ng lokal na pamahalaan para... Kasi yung peace and order po, no, kayo po na nangasiwa rito. Napaganda po ng relationship namin with the local government units. Well, sa kampanya against illegal drugs, lahat po ng mga punong barangay, with 142 barangays, eh lahat po yan very cooperative sa atin. Iba't iba lang ang level ng cooperation nila. At sila talaga ang katuwang namin sa aming kampanya against illegal drugs. Dahil, well, talagang sila po ang talagang mandated dito at napaganda na aming cooperation. In general po, yung Quezon City LGU natin ay napakaraming support ang binibigay sa atin. You can see from the Enhancement Capability Program, mga binibigay sa aming mga armaments, pati na rin mga mobility, pati mga investigative equipment. Tuloy-tuloy po ang ginagawa ito. Kaya nga, well, ako bilang District Director ng QCPD ay napakapalad dahil nakita ko yung support ang binibigay ng ating LGU at ating kabayan. Kaya nga, yun ay binabalik natin ng sa magandang performance, magandang trabaho, honest to goodness na pagtatrabaho para sa ating mga kababayan. Sa Mandaluyong, Councilor, kumusta naman po ang ugnayan ng PNP at ng lokal na pamahalaan? Fully supported po yung ano, yung bukod sa barangay po, yung aming city po, lahat po ng pangangailangan ng mga pulis namin doon ay binibigay, sasakyan, gasolina, para sa pag-gather ng information, binibigay po ng city. Apo. Okay, so maganda rin. So mapalad mga taga Mandaluyong at taga Quezon City. Pero dito, General, sa Quezon City, kumusta po yung ating crime rate? Well, ito po, yung dun sa 2017, kasi natapos yung 2017, i-compare natin siya sa 2016. Apo. So, dun po sa mga 8 focus crimes or mga index crime na tinutukan natin, itong murder, homicide, physical injury, rape, then sa crimes against property naman, robbery, theft, motor napping, and car napping. Alam niyo po, pag i-compare natin 2017 sa 2016,
ang binabaan niya ay 19%. Mm-hmm. Ngayon, yung kalahati po kasi ng 2016, this present administration na yun eh. Kaya tinignan natin yung statistics kasi tapos na yung January. Kunin natin po yung pag-upo ng administrasyong Duterte. Mula noong July of 2016 until January of 2018, so 19 months yan. Mm-hmm. Kinumpare ko ngayon doon sa previous 19 months. So bali 19 and 19 months. Mm-hmm. Alam niyo po ang binaba ng antas ng krimen, 43%. So nakita natin na while it is true that ang focus natin is campaign against illegal drugs, lahat ng krimen talagang bumaba. Dahil alam naman talaga natin na ito associated ang mga krimen sa paggamit ng illegal na droga. Mm-hmm. Kaya alam niyo po ang ating regional director, police director Oscar Albayalde, mm-hmm, ay talaga pong andun yung kanyang diin at tutok sa lahat ng mga limang distrito ng ating NCRPO para ituloy-tuloy itong kampanya natin against illegal drugs na nagkakaroon ng magandang resulta sa peace and order situation. Not only in Quezon City, ito pong trend na ito, ganun din ang nangyayari sa lahat po ng distrito sa Metro Manila at sa tingin ko po ay sa buong bansa. Apa. Pero dito po sa Quezon City, talagang hindi lang masyado na babalita, pero sa bawat police operations nyo, talagang bibihira po yung napapatay. Well, yun naman kasi, siyempre dependent kasi yan sa action na gagawin ng mga drug suspects or for that matter, ng ating mga criminal elements. Kasi sa atin naman po, nagkaroon na tayo ng magandang guidelines nga para maiwasan ang madugong operasyon. Andiyan yung paggamit ng cellphone or video, even though wala pa kami natatanggap ngayon na body cam. Pero we are required or encouraged to use our cellphone or yung mga personally procured na mga gadget para i-record siya. And then, we see to it na accountable ang immediate commanders sa any operation na gagawin ng kanyang mga nasasakupan. Kaya itong mga bagay na ito ngayon ay tumutulong para mas maging maayos ang conduct ng operation. Apo. Okay, sa Mandaluyong City po, kumusta po yung ating crime rate doon? Ay, mababa po. Dahil very effective po sa amin yung sinabi ang 8 po ko sa pa-crime ho. Mababa ho dahil very effective po sa amin yung CPR, yung Code of Parental Responsibility. Ibig sabihin ho, pag yung bata ho, yung mga minor de edad ho, pag may pagkakasala, hindi ho yung bata nananagot, yung magulang po ang may pananagutan. Tsaka po yung riding in tandem po namin na pwede po mag-angkas. Ang bawal lang po lalaki. Very effective po. Nagkaroon po kami ng zero crime last September, October, November, December, isa lang po. January, wala. February, wala po. Compare sa last year po to, dahil po yung sa riding in tandem po namin na bumaba ho talaga ang mga krimen using motorcycle po. Apo. General, dito po sa Quezon City, yung riding in tandem mukhang wala na, hindi na ganun ka... Bumaba po. Actually, hindi pa natin masiro yun. Pero andun po yung talagang intensified effort natin, lalo na yung pagsasagawa ng mga checkpoint operation or focused operation dun sa mga lugar na based on our intelligence monitoring or based on our data investigation, doon dumadaan o naglalagay itong mga grupo ito. And we have resulted in the arrest or even neutralization encounter with this riding in tandem suspect. At tuloy-tuloy po yung gagawin natin yun. Nakita natin yung pagbaba ng krimen. Well, while it is true na talagang hindi mo naman siya masisiro dahil even naman sa most progressive or modern cities in the world, meron pa rin krimen dahil maraming factors na nakapaloob dito. Pero ginagawa po natin yan at yan ay ating maatin sa pagpagtulungan ng ating mga mamamayan. Okay. So dito ho sa mga police operations or drug operations dito po sa Quezon City, kumusta naman po ang inyong kooperasyon sa PIDEA? Well, napakaganda po noon kasi kinaklaro natin na mula nung simula naman, tayo ay active support tayo sa PIDEA. Mm-hmm. It's always the PIDEA that is the lead agency. Nagkataon lang na napakarami ang police kaysa PIDEA, kaya nakikita natin lagi is andun ang parang PNP. Pero before the conduct of any planned anti-illegal drugs operation, it should be coordinated, pinagpapaalam sa PIDEA. Yun yung pre-ops natin. After the operation, we have to submit spot report sa PIDEA. Mm-hmm. And after the filing of the case, we have to submit progress report and other progress reports na kailangan. Mm-hmm. So, ibig sabihin dito, talaga nakatutok, nagsusupervise ang PIDEA sa ating Philippine National Police. So, syempre, maganda rin ang focus. Dapat yung mga big-time drug lord or drug pusher, drug personalities. Dito po sa Quezon City, meron ba kayong ino-operate na ganito? Well, may mga na-operate po tayo, pero gusto natin iklaro, Quezon City Police District with its 12 police stations is
at Territorial Police Unit. So, ito po, ang focus talaga namin, kumbaga sa ating kampanya against illegal drugs, doon po sa mga nasa lower level na mga pusher or drug peddlers. Of course, we have special unit like PDEA, PNP Drug Enforcement Group na nakatutok sa mga high profile o sinasabi natin mga big fish. Pero tayo naman, along the way, kung meron tayong matalisod or in the course of our operation, may itinurong mas malaki, then we run after them. At nakita naman po natin na naging maganda ang naging resulta ng ganitong programa. Okay, sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, siguro maganda kumustahin din natin yung mga matapos po na matokhang, kasi yung iba baka mag-aabil na sila po yung magpaparehab. Siguro unahin natin sa mandali yung city, kumusta po? At yung may mga umamin at magbabagong buhay at pumasok po, sumalang po sa rehabilitation, kumusta po ang programa sa mandali yung city? Yes sir, ang usually yung mga nagpa-voluntary yung nagpa-drug test na nag-negative na po, binibigyan po namin ng trabaho sa barangay. Kung hindi naman po kaya, as much as possible, na-absorb po ng city, nabigyan po sila ng trabaho doon. Tapos yung mga ano po, yung mga dating nakalista, hindi na po namin nakikita. Dahil di nga dito sa, pasalamat kami dito sa kapulisyan na binalik ko nga po itong ano. Apo. Okay, dito naman na General, sa Quezon City, yung sabi natin, yung mga natokhang at umamin, nagpa-drug test, sige umamin at pumasok po sila, nagparehab po sila. Yes. Ano po ang contribution din po ng PNP dito at siguro ang LGU rin kasi dito, yes, ang nangunguna po, no, sa pag-ayuda sa kanila. Yes, sa proseso kasi ito, pag ikaw ay sumurrender, you will undergo drug dependency evaluation. Apo. It is bali, this is being facilitated by DOH accredited physician. From there malalaman natin kung ano dependency niya, kung siya ba ay dapat na dalhin sa rehabilitation center, defense facility base. At dito sa atin sa Quezon City, we have ang tahanan, the lone na the only LGU run rehabilitation center. But nakita natin sa atin sa statistical data na only less than 10% ang kailangan doon. Mas marami pa rin ng mga drug dependents natin, community-based rehabilitation program. At nakahanda, nakahabol ang ating mga barangays para sa community-based rehabilitation program. Actually, itong ating kada, Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council, nagka-commission sila nag-day-crafted 15 modules ng community-based rehabilitation program. That is 12 modules para sa mga pasyente and 3 modules para doon sa mga relatives sila. So far, itong programa na ito resulted in the graduation na meron na po silang, meron kami na pagtapos na 1,300 mga drug surrenderers before o mga reformists na ngayon, pinaghahanda naman po yung parang sa kanilang mga livelihood project. Ang ating pong kadak sa pangunan ng ating Vice Mayor Joy Belmonte, of course, dahil sa suporta ng ating Vice Mayor Herbert Bautista, ay talagang tuloy-tuloy na gustong bigyan ng mga livelihood program and projects yung pong mga nag-surrender sa atin at nagtapos ng community-based rehabilitation program. Okay, so pag-usapan pa natin at iba pa mga tulong ng ating pamahalaan, lokal na pamahalaan dito po sa Quezon City at siguro sa ibang lugar, makamusta din natin sa kanilang mga LGU yung ginagawang programa po para po sa ating mga kababayan na naging biktima po ng illegal na droga. Yan po yung sa pagbalik ng diskusyon. Is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami po ospital na napuntahan, pero wala rin nangyayari. Somebody introduced me to Manila Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila Beijing Medical Associated, and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank the doctors of Manila Beijing Medical Associated. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot,
nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila Beijing Medical Associated, you know what, all my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. Moments, Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Welcome to the garden. A world that recaptures the value of life. Creating your moments. Kindling your passion. Worth reliving over and over. This is your world. Your life. Your garden. Okay, balik po tayo dito sa diskusyon at siyempre pinag-usapan po natin ito pong muling paglunsad ng offline tokhang ng Philippine National Police at siguro General sa mga susunod na operasyon at magpatuloy po itong matagumpay yung offline tokhang at maihiwalay po sa police operations. Yes. Apo, laban po sa illegal drugs. Opo, yun ko yung gusto natin ipinakita. Binigyan natin ang emphasis, kaya nga sa relaunching namin, yung unang araw pa lang, we invited our regional director, Police Director Oscar Albayalde, and then the chairperson of Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council, Joy Belmonte, Vice Mayor Joy Belmonte, naandun po siya. At alam nyo, sa konsepto natin ngayon, sa pag-ikot sa mga bahay, as much as possible, yung pong mga nag-graduate or nagtapos ng mga dating surrenderer na nag-undergo ng rehabilitation program, isasama namin pagkatok upang magbigay ng patotoo o testimonya dun sa mga pupuntahan namin na merong pagkakataon na sila ay magbago. So, ikaklaro po natin yun. Ihiwalay natin, iba ang operasyon against illegal drugs, iba yung pagkausap sa kanila, at ito po ay ating ipalalaganap dito sa buong lungsod ng Quezon City. Okay, kay Councilor Marlon, at bilang kabilang po sa Liga ng mga Barangay, so, meron ho ba kayo na may proyekto na parang bawat barangay idideklarang itong drug-free ito sa bawat lugar? Siguro dito muna sa buong Metro Manila. Yes, sir. Meron po. Kaya may mga guidelines po yan. Marami pong guidelines. Sa amin naman po sa Mandaluyong, marami nang na-declared. Ang ano na lang doon, ma-maintain na drug-free ho yung barangay na yon. At itong mga tama ho si General, hindi ho namin sila tinutulong na criminal, yung mga gumagamit. Tinuturing namin sila mga biktima at mga kabatid. Pero paano ho ma-maintain na drug-free yung isang barangay? So ano po yung mga panuntunan sa Liga po ng Barangay? Unang-una po, dapat ho lahat involved. Hindi lang ho hindi kakayanin ng pulis lang, hindi kakayanin ng barangay lang. Dapat ho lahat involved dito, lahat makipagtulungan po. Apo. Okay, General, dito po sa Quezon City, meron din sila rito yung mga barangay na idineklara na ito dating talamak yung mga drug addict dito, ngayon medyo wala na. Out of the 142 barangays in Quezon City na lahat nagsimula sa mga drug affected barangays, we have declared 21 barangay as drug cleared or mas magandang term, drug resistant. So yan po, pag na-declare natin drug cleared, drug resistant, we are expecting na talaga magkakaroon dyan ng drug resurgence, resurgence of drug activity or personality. But more than what is important is that malakas ang ating monitoring so that ma-monitor natin kung merong resurgence and appropriate intervention must be done. So yun nga yung pag may na-monitor tayo, kaya nga dapat, kaya kinakluster natin yung mga barangay with the neighborhood WhatsApp group na nagbabantay, dahil kung may na-monitor na merong ulit na lumutang na involved sa droga, kagyat puntahan para sa offline tokhang, pakiusapan. Pag sila ay tumigil at nag-undergo rehabilitation, accounted na. Back to cleared or resistant na ulit sila. Kung hindi, subject natin sa upper barrel. Yun po yung magiging sistema. Ayan, so that we can sustain or maintain yung status nila na magiging drug cleared or drug resistant. Okay, Councilor, bago tayo magtapos, baka meron ho kayong panawagan sa ating mga kababayan at siyempre buong NCR at sa Liga, bilang Secretary General ng Liga ng Barangay. Opo, unang-una ho, maraming salamat sa pag-imbita nyo dito sa amin. Sa mga gumagamit ng droga o pag gusto pong bumalik sa droga, wala pong may dudulot maganda sa atin yan. Kung mahal natin ang ating pamilya, iwasan po natin ang droga.
Okay, kay General Eleazar, baka meron po yung panawagan sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa mga taga Quezon City, at yung perception sa Upland Tokhang, eh sana mabago po ito. Opo, binigyan ng mga bagong guidelines itong ating Upland Tokhang. Nakapareho pa rin naman ang konsepto ng dati, binigyan lang ng mga bagong guidelines para mas maging maayos, mas katanggap-tanggap sa ating publiko. At asahan nyo po na itong Upland Tokhang sa kanya pong objective o intensyon na makatulong sa ating mamayan ay ating po ipagkapatuloy dito. Bigyan nyo po ng pagkakataon, maliwanagan tayong lahat, ng Upland Tokhang ay iba sa ating actual na police operation. Ang Upland Tokhang ay pagtulong sa ating mga kababayan na naliligaw na landas. At babalik po tayo sa ating gustong mangyari na we want to save the user and we want to jail the pusher. Okay, maraming salamat po kay Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar, ang District Director ng QCPD, at ganyan po kay Councilor Marlon Manalo, ang Secretary General ng Liga ng Mga Barangay, NCR, at siya rin po ang ABC President ng Mandaluyong City. Napanood, naririnig at nababasa natin sa mga balita na nariyan pa rin po yung kriminalidad sa ating bansa. Madalas pa rin na pinagmumulan nito ay dahil sa mga kababayan nating nasa impluensya ng illegal na droga. Kaya naman di tumitigil ang ating pamahalaan sa pagsawata po laban sa illegal na droga. Marahil ay naubuso yung paggamit ng Upland Tokhang ng mga nakaraan at may mga inosenteng nadamay na sanasabing anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. Pero pangako po ng PNP na magiging mas maayos ang operasyon nito. Ngayong inilatag po ng PNP ang mga pagbabago, umaasa po tayo sa magandang resulta nito ng pagbabalik ng sinasabing bagong Upland Tokhang sa ating bansa. In fairness naman po sa ating pambansang kapulisan, katuwang ating mga local government units. Hindi natin maikakailan na may positibong pagbabago ang nagawa nito sa ating mga komunidad at sa ating bansa pagdating po sa peace and order at ang paglaban sa kriminalidad. Sana nga po tuloy-tuloy na at huwag nang titigil ang ating mga otoridad para tuluyan ang masok po yung paglaganap ng illegal na droga sa ating bansa. Alam nating totoong salot sa ating lipunan at nawawasak sa pamilya at magandang kinabukasan ng mga kabataan. Kaya naman napakahalaga na makipagtulungan ng taong bayan sa mabuting layunin ng kampanyang ito sa paglaban sa illegal na droga dahil lahat tayo rito ay apektado. Muli, ako po si Eli Saludar. Ito ang Diskusyon. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Maiinip at makabuluhang isyu. Mga pangyayaring pinag-uusapan at reaksyon ng mamamayan. Tatalakayin. Ilinawin. Kasama ang pinagkakatiwalaan ng sambayanan sa larangan ng broadcast, si Eli Saludar. Diskusyon. Simulang muli ng pambansang pulisya o PNP ang pangatok sa mga bahay-bahay na mga drug personalities para imbitahang sumuko na lamang sa pagbabalik ng Upland Tokhang. May agam-agam mula sa ating mga kababayan. Ang iba ay balot ng takot dahil na rin sa naging resulta nito
na di ka-county ang nasawi nang una itong ipatupad. Pero sa pagbalik ngayon ng Oplan Tokhang, hindi na umano ito hahayaang mangyari ng PNP kung saan ikatuwang din dito ang mula sa ating local government unit, partikular ang mga opisyal ng barangay. Kaya naman ngayong gabi, ating aalamin ang detalye kung paano na